Napakahalagang katuruan at namutawi sa bibig mismo ng Panginoong Jesus sa John 3:3. Sabi niya, you must be born again. Dapat kang ipanganak na muli o kaya dapat kang magbagong loob, dapat kang magbalik loob sa Diyos. Isang panibagong buhay, panibagong pagkakapanganak ang kailangan upang ang tao ay makakilala ng lubos sa Diyos. At matapos ang pagkakapanganak na muli ay isang panibagong buhay, bagong simula, bagong mga pag-asa. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Sino mang nakay Kristo, isang bago nang nilalang, wala na ang dati, at dumating na, isinilang na ang bago. Ngunit matapos ang lahat ng mga karanasan na tinatawag nating born again experience, matapos tayong dapuan ng sari-saring mga kaugalian ng iba't ibang mga denominasyon, matapos tayo na dapuan ng iba't ibang mga tradisyon ng mga tinatawag na born again churches, sa patuloy na paglago at pagmatagal na tayong naipanganak na muli, may pangangailangang mga pagsusuri. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, be born again, again. Ipanganak ang muli, muli. Salamat o Diyos, sapagkat kayo Diyos ng kaayusan, Diyos ng tagumpay, Diyos ng kalusugan, pag-ibig. Salamat sa inyong presensya. Humihingi kami ng liwanag nyo na sa aming pagdiriwang dito po sa atin, sa ating bulwagan, mangusap kayo lalong-lalo sa mga anak mong matagal na na nakakilala sa inyo, nakabuo na ng mga kung ano-anong mga tradisyon at mga pamamaraan ng pagsamba. Suriin mo po kami, bigyan mo kami ng mga bagong simulain, refresh us, O God. We ask you to be the speaker, Father. Use your servant only as your footstool. Glorify yourself. Bless all of us. We ask you, in the name of Jesus our Savior, your Son. Amen. What are the usual marks of the born-again phenomenon? And permit me to just call it now, phenomenon. Ano ba ang mga senyales, mga makikita nating pahimakas na nagkaroon ng born-again experience ng isang tao? Usually, we leave our so-called old religion. And many people go to the point to demonize their old religion. Minamasama ang lahat ng naging mga tradisyon at kaugalian nila. We criticize other religions. And many of us separate from relatives and friends. Isang malungkot na bahagi ng pagiging born-again experience na hindi naman si Jesus ang nagturo, subalit nakagawian ng marami, na matapos silang maipanganak na muli ay nakikipagkasira sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, pinuputol ang mga pakikipagkapwa at nagiging masyadong mahilig mamintas ng mga iba't ibang pananalig. Another phenomenon is that there is a reversal of nearly everything. Halos baligta rin sa pagsasabing, sapagkat ika'y bago ng nilalang, many people move towards extreme simplicity, towards outmoded and out of place humility. Many people, of course, move towards very good activities like Bible study and learning, church involvement, and ministry. Then many move towards an eternity mindset and end times mindset na parang wala nang kasalukuyan, wala nalang inabangan kundi ang pagwawakas ng daigdig na ito at ang pagsisimula ng tinatawag na walang hanggan. Many people begin to deny the realities, deny the present, and just await that which is to come. Maraming ginagawang pagbabawas, pagpuputol sa buhay, sapagkat isinasaloob ang itinuro ni Kristo sa Matthew 5:29-30. Sabi ng Panginoon, if your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right eye causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Isang operasyon, surgical procedure, ang iniahatol ng Panginoon kung meron doon nakasasama sa katawan, kung ang kanang mata ay nagiging dahilan ng kasamaan, bunutin daw ito't itapon sa apoy. Kung ang kanang kamay ay nagdadala ng kasalanan, putulin ito't itapon sa apoy. Mabuti na raw na mabawasan ang iyong katawan, makapasok ito sa kaharian ng Diyos kesa buo ka nga ay buong buo ka namang itinapon doon sa impyerno. However, many born-again Christians outdo the teaching of the Lord.
They pluck out not only the right eye, but also the left. They cut off not only the right hand, but also the left hand. And they lose not only a part of their bodies, but their whole body, especially the brain. Nakakalungkot suriin na marami mga tao, oras na naging relihiyoso, tinitigilan na nila ang matalinong pag-iisip. Niyayakap nila ang anumang marinig nila na sinasabi ng kanilang pinuno, at ang nauuwi sa kanila, sila'y nalalayo sa kapwa, at akala nila sila'y nalalapit sa Diyos. Many Christians lose and lose the chance at enterprise. Pag na-born again namin, iba nagsasara na lang negosyo, ayaw na nila maghanap buhay, inaantay na lang nila yung end times. Nawawala sila ng gana na pasiglahin ang kanilang buhay, dagdagan ang kanilang mga tinatangkilik, sapagkat iniisip nila ang kabanalan ay kailangan maging pobre ka. Many people lose the chance at ambition sapagkat minamasama ng maraming relihiyoso ang mga matataas na hangarin. Many people lose high standards and excellence. That's why, sadly, you can observe in many local churches that there is no culture of excellence. Na pagka naging Christian, pwede na yan kasi Christian naman tayo, maintindihan na yun ni Lord, kahit ano na lang, kahit hindi tumutunog na mic, kahit hindi nag-practice sa mga nganta, kahit ayaw umilaw na ilaw, pwede na. Many Christians lose a very high level of excellence. And sadly, many people lose their creativity. Napapabayaan yung kanilang inventiveness and artistic inclinations. Many people lose their chance at fruitfulness and even humanity. Itinatatwa ang pagiging tao at animoy nabubuhay na sila dun sa kabila na espiritu na lang sila. Minamasama ang katawan, minamasama ang lahat ng naibigan ng katawan, gayong ang Panginoong Diyos, bagamat espiritu, ay nagsakatawang tao. Gayong maging si Jesus, bagamat tagalangit at anak ng Diyos at espiritu talaga, ay kumain, uminom, nakipagsaya, pumunta sa mga handaan, nakigalak sa mga nakikigalak. Subalit marami sa mga tao na dadaig pa si Jesus, espiritu na lang sila at minamasama nila ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanilang katawan na Diyos ang lumikha at hanggang hindi tayo kinukuha ng Panginoon ay minamabuti ng Diyos sa langit na tayo'y nabubuhay pa sa ating katawan. Pero maraming tao, akala nila pag born again ka, spiritual ka, lahat na lang ng gusto ng katawan, kailangan tikisin, patayin, ilibing sa limot. Thus, many born again Christians lose their chance at happiness, even pleasure and enjoyment, because there's an over-glamorization of suffering. Sobra na pinapaganda ang pagdurusa, ang pagtitiis, ang pagpapakasakit. Lampas sa hinihingi ng Diyos ang kadalasang hinihingi ng relihiyon. And many people, because they're born again Christians, lose their chance at life. Life that is meant to be lived to the full. Life that is meant to be spiritual and at the same time sensuous. We have senses that have to be satisfied. We have senses that are good because God created our senses. But many spiritual people, because of their spirituality, think that anything that is sensuous or sensual is bad. Kung masama yan, hindi na sana nilikha ng Diyos at tinanggal na sana ng Diyos oras na ikaw ay na-born again. Many people lose their chance at great things because of faulty reading and interpretation and application of Scripture. Ang pagbabasa ng Biblia ay kinokontrol ng mga Bible schools. Ang interpretasyon at pag-a-apply ay kinokontrol ng mga guro at ng mga pulpito. Kaya bihira sa mga tao ang nagkakaroon ng laya na lapitan ng salita ng Diyos, unawain sa kwadro, sa frame ng kanyang pag-iisip at ilapat ito sa kanyang buhay. Kadalasan ng mga tao ay umaasa lang sa ilang tinatawag na authorities, sa ilang mga dalubhasa upang ipakain sa kanila ang salita ng Diyos sa putahe na naiibigan ng mga guro, sa timpla na naiibigan nila at sa timpla na bagay sa kanilang congregational stand. Many people lose their chance at a full life because of misguided leadership, because of association with extremist religious groups. Napasali ka sa isang religious group na sobrang labis at talagang higit pa ang kanilang mga dedication sa ilang mga bagay. Kaya kung sila ay nagpapahaba ng buhok, kailangan magpahaba ka ng buhok kahit na nabibigat ang kanghilahin ito sa buong lungsod. Kaya kung sila ay nakaputi, lagi ka lang nakaputi kahit mahirap i-maintain yung damit na puti. Kaya kung sila hindi kumakain ito, hindi ka rin kakain nun. Hindi sila nagsusuot ng ganito, hindi ka rin magsusuot. Mga bagay na hindi itinuro ni Kristo. Pero nadagdag sa mga kaugalian ng mga religious groups at ngayon ay itinuturo na rin na wari bagay yun man ay galing sa bibig ng Diyos.
Many people lack beautiful and colorful lives because of the equivalent lack of knowledge. Very limited knowledge. Maging ang mga guro, maging ang mga tagapangaral, kung tutuusin, ay babahagyan naman talaga ang nauunawaan sa salita ng Diyos. Hosea 4:6, "My people are destroyed from lack of knowledge." Kaya ang tunay na mga taong born again, naghahanap sa Diyos, ng kaharian ng Diyos, dapat dedicated tayo sa patuloy na pag-aaral, patuloy na pagpapatalino, at pagsasaliksik sa kahulugan ng mga sinasabi sa Biblia. After so much religious influence in our lives, we must be born again. And that is, we must be born again from Phariseeism. Yung mga Pharisees po are religious leaders na marami nang idinagdag sa salita ng Diyos, nakakabigat tuloy sa mga tao. Dapat tayo maborn again mula sa ganyang orientation. Matthew 16:6, ang sabi ng Panginoon, "Be careful," Jesus said to them, "be on your guard against the yeast of the Pharisees and the Sadducees." Pag-ingatan nyo na mahawahan kayo, mabahiran kayo, ma-influensya kayo ng mga religious leaders na ito, na hindi lang salita ng Diyos ang dinadala, dinadagdagan nila ng kanilang mga regulasyon, at kung ituro nila ay akala mo yun man ay kasing bigat at halaga ng original na mga salita ng Diyos. After a long experience with Christianity, we must be born again from legalism. Dahil kuminsan, pinaparatangan natin ang ating matandang relihiyon na marami mga tradisyon at legalismo, samantalang maging mga Bible-based Christians ay nakakabuo din ng napakaraming legalismo na dagdag na rin nila sa salita ng Diyos. Matthew 5:20, "For I tell you, that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven." Yung pamantayan na mismo ng mga religious leaders ang panahon ni Jesus, sabi niya, kung ganun lang ang inyong maabot, eh wala kayong mararating. Hindi kayo makakapasok sa kaharian, sa kaluwalhatian, sa pahinga, sa kapayapaan ng Diyos. Kailangan malampasan yung mga religious systems. We must be born again from traditionalism, na inaari na rin parang kasing authoritative ng salita ng Diyos yung mga tradisyon ng kongregasyon o ng isang local church. Matthew 15:3, sabi ng Panginoong Jesus, "And why do you break the command of God for the sake of your tradition?" Nilalabag ang salita ng Diyos para pairalin ang mga kaugalian. Certainly, the people of God have to be born again from religious ignorance, because really, little knowledge is dangerous. Ang gusto ng Panginoon para sa kanyang mga anak, John 10:10, "I have come that they may have life and have it to the full." Anong ibig sabihin ng full life? That you are a spirit, you are a body, you are a human being. Diyan nagsama ang espiritu at katawan, kaya dapat pareho tayong nabubusog, spiritually, physically. That we are not going to demonize that which belongs to the body, because God created the body and breathed into the dust His breath of life. People are to have life and to have life to the full. And people are to enjoy life. The born-again experience would enhance, not kill, life. Dapat kung na-born-again ka, napunta ka sa Panginoon, lalong sumiglang yung buhay, lalong tumingkad ang mga kulay, sumarap ang mga lasa, gumanda ang mga musika, sumiglang yung katawan, hindi parang buhay na buhay kay gusto ka nang iburol dahil bawal sumaya. Dapat nating ihiwalay ang mga tradisyon at mga kuro-kuro at haka-haka ng mga tao at mga kongregasyon. Ihiwalay ito mula sa salita ni Jesus. Kaya ang sabi ni Solomon na pinakamatalinong taong naglakad sa balat ng lupa, Ecclesiastes 8:15, "So I commend the enjoyment of life, because nothing is better for a man under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany him in his work all the days of the life God has given him under the sun." Kung si Solomon ang pinakalooban ng Diyos, ang pinakamataas na uri ng talino, dapat nating pansinin ang sinasabi niya tungkol sa buhay. Sabi niya, ang buhay ay dapat punuin ng kasiyahan, kagalakan, pag-inom, pagkain, at may dinagdag pa siya siyempre dyan, with doing good. Paggawa ng mabuti. At ang paggawa ng mabuti, hindi lang sa kapwa, hindi lang sa mission field, paggawa din ng mabuti sa sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Maraming mga tao naglilingkod sa Diyos, ang layo-layo ng pinupuntahan mga misyon, subalit napapabayaan ang mga sarili mga pamilya, at akala nila yun ay kinagagalak ng Diyos.
Pero gusto rin ng Diyos ang pamilya ay magkasama, ang pamilya ay magkatulungan, at hindi kailangan paghiwa-hiwalayin. Magkakaroon ka naman ng ministry na magkakasama pa rin kayo. Bakit kailangan paghiwalayin? Subalit, this was glamorized. And for the longest of time, the separation of families because somebody's in the mission field had been glorified to the seventh heaven by the religious establishment. Of course, this is self-serving because it becomes a machinery of the church. But is it good for the family? Is it good for the individual? God cares for the church, yes, but He cares for every member of that church. And He cares for the family. Ecclesiastes 9:9, ang sabi na naman ni Solomon, enjoy life with your wife, whom you love all the days of this meaningless life that God has given you under the sun. All your meaningless days, for this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. So kailangan talaga sa pinuang sarap ng buhay, kapiling ang kapartner mo sa buhay. Hindi kayo para maghiwalay. Hindi kayo para magkaganyan. Kaya bagamat ikinagagalak natin ang OFW phenomenon ay nagiging dahilan para maraming Kristiyanong Pilipino ang maging informal missionaries to the world, hindi natin gusto yan as policy of the state. Hindi natin gusto yan as policy of our society to export labor and laborers because they divide families. At ang sabi ni Solomon, enjoy life with your wife. Maraming mga nakakahiwalay. Tapos sinasabi natin, salamat na lang dahil nagiging missionary sila. Ito'y parang mga pampamanhid para hindi natin maramdaman ang hapdi ng pagkakahiwa-hiwalay ng pamilya. At ang church, salt of the earth. Yung salt, pag tumama sa sugat, masakit, mahapdi, pero naglilinis at nagpapagaling. Hindi natin kailangang bangagin tayo, libangin ng church work para ating limutin ang mga dapat ayusin sa ating lipunan at sa ating mga pamilya. Ecclesiastes 2:24, a man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. This too I see is from the hand of God. Parang naiisip na ni Solomon na maraming sasalungat na relihiyoso dahil nagtuturo siya ng enjoyment of life. Sabi niya, makinig kayo sa akin, akong pinagkarooban ng pinakamataas na talino. At ito, sa aking pananaw, Diyos din ang nagbibigay that you enjoy life. Pero alam niya naman, maraming mga Christians, bawal sumaya, bawal mag-enjoy. Kailangan buhay ka pa, mukha ka ng ibuburol. Bawal umindak, bawal masarap, bawal na mag-celebrate, bawal na mag-party. This is Phariseeism. Kasi sinasabi natin, you must be born again from this attitude. Kasi nung araw, wala ka naman ganyang attitude na born again ka, biglang pumasok sa isip mo yung attitude na yan, naging napakahirap mo tuloy kasama, wala nang natutuwa sa'yo, nalayo ka na sa lahat ng kamag-anak. Ecclesiastes 3:13, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil, this is the gift of God. So life is a gift of God to be enjoyed. It is not a problem to be solved and it is not a sacrifice every day. That God loves us and God created us spiritually, emotionally, physically to enjoy. So what should we do? Open, enrich, reinvent your mind in order to be a living child of God, not a dead child. Ecclesiastes 7:18, the man who fears God will avoid all extremes. Ano mang extreme, mga kapatid? Especially, and even religious extremism. Siya sa atin yung ang kasaysayan ng mga kabihasnan at ang pinakamabasa susungit, pinakamasasamang mga digmaan ay religious in nature. Ang pinakamalalupit na ginagawa ng tao sa kanyang kapwa ay sa ngalan ng Diyos at ng relihiyon. Mga bagay na dapat ding suriin sapagkat kung naman na natin ang ganitong attitude, dapat tayong ipanganak na muli sa area na yon. Ecclesiastes 11:9, again from Solomon, be happy, young man, while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart in whatever your eyes see, but know that for all these things, God will bring you to judgment. Yung iba, ang reading dito lagi, lalo't youth ang kausap, nananakot, para huwag kang mag-enjoy kasi i-judge ka. That is not what it says. It says, enjoy life. Just don't forget that you will be accountable. Lagyan mo mga hangganan, i-observe mo ang mga talaga ipinagbabawal, but within what is not bawal, enjoy life. Pag naka-attend ka ng mga youth camp, mga youth mga seminar, wala nang itinuro ang mga liderato, kundi huwag kang mag-enjoy, masama yan, at ginagamit ang verse na ito.
Subalit hindi yun ang sinasabi ni Solomon. Hindi yun ang sinasabi ni Jesus that you will have a full life. So, be born again from your initial born again experience. Anong ibig sabihin natin mga kapatid? Balikan ang mga itinapon na hindi naman dapat itapon at hindi naman hinihingi ng Diyos na itapon. Kadalasan kasi ang tao pag na-born again, ang daming itinatapon. Sabi ng leader, tigilan mo yan. Ay, huwag kang mag-ballet. Ay, huwag kang mag-motorsiklo. Ay, huwag kang mag-ganito. Ay, huwag kang mag-ganyan. May mga sports na ipinagbabawal na interpretation na lang nila yon. May mga itinatapon tayong hindi Diyos ang humihingi. Simbahan lamang. Ngayon, kung gusto nyo pa rin huwag itapon dahil sabi ng simbahan, nasa sa inyo. Pero tungkulin ang bawat isa sa atin na suriin ang mga ipinagbabawal sapagkat maraming pinagbabawal, hindi naman Diyos ang nagbabawal. Balikan ang mga itinapon na hindi dapat itapon sapagkat maraming nasasayang sa ating buhay. Tulad ng nagtatapon ng creativity, enterprise, pakikipagkapwa, enjoyment. Dapat ito, kung may chance ka pa sa maiksing buhay na ito, balikan. Marami sa atin, itinapon ng kapatid, itinapon ng pinsan, itinapon ng kamag-anak dahil hindi siya born again. Ayaw mo na ngayong makihalubilo. Ayaw mo na pumunta sa kanyang mga kaarawan. Maski mga lamay ng mga lola, ayaw na pumunta. Maski sa mga aktibidades ng pamilya, ayaw nang sumama. Hindi hinihingi yan ng Panginoon sa atin. Siya nga, nasabihan na ang hilig-hilig mag-party. Sabi niya, friend of sinners ang tawag sa kanya. Lagi lang nasa kainan, lagi nasa handaan. Baka naman malampasan pa natin ang kabanalan ni Jesus. Marami tuloy sa mga born-again Christians, allergic ang mga kamag-anak. At sa pagiging allergic nila sa atin, lalo tayong walang madala sa Panginoon. Ano ba naman, may patay? Pastor, papasok po ba ako sa simbahan nila kasi yung patay? Sige, papasok ka lang naman sa ilalim ng bubong dahil nakikipagkapwa ka dun sa seremonya. Maiiwan ka dun sa labas na akala mo yun na lang natatanging kasalanan sa mundo na pag hindi mo ginawa, perfect ka na. Eh, ang dami pa rin naman ibang kasalanan. Manong idagdag mo na yung pumasok ka dun? Kung kasalanan nga yun. Pero yung pinag-uusapan ka mga kamag-anak mo, nakakainisan ka na, meron silang mga activities na medyo religious in nature, kasalan, mga binyagan, hindi ka na-attend. Si Jesus nga, umaten sa lahat ng mga ganyang gawain. Pwede ka namang umaten na hindi ka nababahira ng maruming bahagi ng activity dahil may malinis na bahagi ninyo at may maganda. Kailangan salain mo, hindi lahat-lahat itatapon mo. Kailangan din naman, hindi lang pulutin yung mga dating itinapon na hindi naman Diyos ang humihinging itapon, kailangan din nating itapon ang mga pinulot natin na di naman Diyos ang nagpapapulot. Katulad ng religious extremism, dapat itapon yan, ang nagpapulot lang yan, yung nagdala sa inyo sa kanyang reliyon, kung sino man yun. Yung mga denominationalism, dati, iisa lang sa'yo ang Diyos, iisa ang Biblia, ngayon, minasalihan ka kung ano-ano mga label at pangalan na yan, at pangalan nyo lang ang tama, yung iba mali na, dahil full gospel kayo, yung iba one half gospel. Sari-saring mga bansag at tawag, dapat itapon yung judgmentalism and self-righteousness kasi kasamang napulot sa pagiging born again. Tayo lang ang tama, tayo lang ang ligtas, tayo lang ang sasama kay Jesus, iglesia lang natin ang papakasalan ni Jesus, yung iba audience, mga opinion ng mga tao na nagdi-divide, nagahati sa katawan ni Kristo into denominations that are at war with each other. Do you think it pleases God? There is a lot of separatism. Dapat itapon. Denial of the natural. Tao ka eh. May mga ginagawa ang tao, hindi mo talaga dapat gawin. Pero maraming ginagawa na dapat mong gawin dahil tao ka. Pero marami doon nadadamay at naitatapon natin. And there's an over-glorification of sacrifice. God wants obedience, not sacrifice. But if the religious system likes you to become a spare part of the system, ikaglamorize yung sacrifice para wala kang ginawa kundi mag-sacrifice. Pero hindi yun ang hinihingi ng Diyos. We must be born again from the childish excesses of the born-again experience. Lalo yung pagiging born again sa Pilipinas na kumalat at nag-apoy mga 30 years ago, 20, bata pa kasi yung movement eh. Bata pa kasi yung karanasan, kaya maraming ginawang pambata. Pang-isip bata, hindi masama. Pero ngayong tayo'y nagmamature na, dapat mo nang i-review, meron ako di sigurong dapat ibahin. I must be born again, again. Not a spiritual born again, but a mental rebirth. Sapagkat
bagong-bago sa Biblia, bagong-bago sa ganitong mga karanasan, marami tayong mga pinaggagawa na hindi nasuri. Kailangan suriin. Dahil sabi, kung bata ka, umiinom ka lang ng gatas, pero kung ikaw ay nakakaedad na, kumakain ka na ng solid food. Dapat pumunta doon ang level ng ating spiritualidad. So be born again, ibig sabihin magbalik loob sa Diyos, pero mahalaga rin magbalik loob sa kapwa-tao. Kung nakipagkasira kayo sa mga matatalik niyong kaibigan at mahalagang mga kamag-anak dahil na born again kayo, mag-isip-isip kayo, makipagbalikan kayo, at maaaring yun lang ang paraan para sila man ay madala sa Panginoon. Magbalik loob sa sarili. Hindi itinuturo ng Diyos, patayin natin ang ating sarili pag na-born again tayo. Dapat nating alagaan ang temple of the Holy Spirit. Makipagkasundo, have peace with the natural and what is inherent in the human being na hindi masama. At tayo ay makipagbalikan sa ating pagiging tao. Oo, nagkaroon ka ng bagong espiritu, pero habang nasa katawan ka na yan, kapatid, tao ka pa rin. Hindi mo dapat itanggi yun at hindi mo dapat talikuran ang katotohanan na yun. Pagdating ng panahon, ang ating espiritu ay kukuhanin na ng Diyos, ang katawang lupang ito ay maiiwan, doon pa lang nyo iiwan, hindi ngayon. Dapat inaalagaan ang katawan, binibigyan ng pahinga, binibigyan ng kasiyahan. At napakahalaga, mga kapatid, be very careful in handling new believers. Kung nagdadala kayo ng mga bagong mananampalataya sa Panginoon, pakisuri kung si Kristo ang dinadala o maraming dagdag. Kung maraming mga traditionalism, judgmentalism, extremism, congregationalism na idinadagdag natin sa Espiritu ni Jesus. Ang nangyayari tuloy, ang bawat dapuan natin, napapabuti ang Espiritu, pero marami rin bahagi ng pagkataong napapahamak. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga Pharisees, you travel over land and sea to win a single convert. And once you have converted him, you make him twice as much a son of hell as you are. Ang dapuan nyo, sabi ganun, sinasawim palad, sapagat lalong napapasama dahil sa inyong mga religious influences. Yung dating mabuting tao, naging ngayong masungit. Yung dating mabuting makipagkapwa, humihiwalay sa kanyang mga kapwa-tao. Sabi, kawawa ang dapuan ninyo. Kung ang Diyos lang ang dinadala nyo, mabuti. Pero ang baggage ng kongregasyon, ang baggage ng tradisyon, yan ang nagpapabigat sa born-again experience. Sa mga bago naman po mga born-again Christians, mag-ingat po kayo. Maging mapanuri, at huwag basta-basta magtapon o pumulot ng ano paman na sinasabi ng kongregasyon na nasalihan nyo. Mag-isip. Ang tunay na nag-aaral ang salita ng Diyos ay hindi mamasamain kung kayo nag-iisip-isip muna, nagsusuri bago tumalon, bago magtapon, at bago magpulot ng ano pamang gawi o asal o mga pananaw na relihiyoso. Si Jesus ay mabait. Si Jesus ay mabuti. Si Jesus ay espiritual, pero makatao. Gayon din dapat ang pagiging born again. Panginoong Diyos, nagpapasuri po kami sa inyo sa aming pananaw sa pagiging born again Christian. At patatawarin niyo kami kung ang aming mga kakitiran at pagiging isip bata nagiging dahilan para marami mga tao ang matakot tuloy ma-born again, ayaw tuloy nilang sumama dahil hindi maganda ang aming nagiging patotoo. Salamat din sa mga magaganda naming patotoo. Salamat sa pagbibigay mo ng karunungan na itapon namin ang dapat itapon, pulutin ang dapat pulutin. Subalit ngayon, O Diyos, sa paglago ng aming espiritual na buhay, hinihiling namin gawin mo kaming more sensitive na aming talagang pag-aralan kung anong dapat itapon, anong dapat pulutin, paano kami makikitungo sa mundo, lalong-lalo sa mga hindi born-again Christians. Pero hindi naman yon ang mas malaking problema. Sapagkat ang problema ng mga anak mo, O Diyos, ay kung paano makikitungo sa isa't isa na taga-ibang denominasyon. Ituro mo sa amin na hindi ito ang iyong espiritu. Set us free so we can have your love, we can have your intelligence, we can have your open heart and open arms to love unconditionally. Salamat sa zeal, sa sigla, sa sigasig ng aming mga guro, mga mangangaral, pero turuan mo kami na bagamat kami masunurin, maibigin sa kanila, manuri kami at nang sa ganon, hindi kami mabahira ng yeast of the Pharisees. Bilang isang kongregasyon, bilang isang pamilya dito sa day by day, humihiling kami, Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin.
sa pagtagal ng gawaing ito na kami nagmamature. Teach us, O Lord, to eat solid food, though it is always not easy on our digestive system. It is not always easy on our spiritual digestive system, but enable us, empower us. Dito po sa ating kongregasyon, O Diyos, dito po sa ating kapatiran, kayo ang maghari, katotohanan ninyo. Help us to be born again, from the needless excesses of this spiritual experience. Magbulay-bulay tayo sumandali, mga kapatid, makipagniig sa Espiritu ng Diyos, suriin kung meron tayong mga pinulot noon dahil na born again tayo na hindi dapat pinulot, at kung meron tayong dapat na hindi naman itapon ay naitapon natin. At pag-aralan kung paano muli manunumbalik doon sa mga iniwan natin na hindi dapat. Makipagkasundo tayo sa ating mga sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Panginoon, sa pananahimik na ito, kumilos ang inyong Espiritu, magpalaya kayo. So we can grow to another degree of being born again Christians, so we can grow to another level of spirituality. Tumungo tayo at makipagniig sa Diyos. Sumandali. So,